Mga kapuso, may kakayanan ka man, ngunit kung ang iyong edad ay hindi napasado, wala ka rin daw tsansa na makuha ang inaasam mong trabaho. Kaya naman naghain po ng panukala si Senator Pia Cayetano kung saan ang edad ay hindi na magiging hadlang para makuha o manatili sa isang trabaho. Gaano nga ba kalala ang age discrimination sa ating bansa? Yan ho ang ating pag-uusapan at hihimayin ni Attorney Gabby sa ating Kapuso sa Batas. Attorney, good morning. Good morning din sa'yo, Connie. Oh, ano ba itong mga sinasabi ng batas sa diskriminasyon? Ano? Particularly, dito kasi, di ba, naglalagay sa mga ads, di ba? Dapat hindi ka lalagpas ng 18 or something, di ba? Dapat ikaw ay matangkad, sexy, may mga ganun pa eh, di ba? Wala, as of now, wala naman talaga mga pagbabawal tungkol dyan, di ba? Yung mga age, height, or weight. Kumbaga mukhang tinatawag na management prerogative pa rin ang mga to. Okay. So kung gusto ng employer na magkaroon ng requirement in terms of age, sa height, at saka sa timbang, eh sa ngayon, ang tanging nakasaad lamang sa batas natin, sa labor code, sa Article 3, ay sinasabing the state shall ensure equal work opportunities regardless of sex, race, or creed. So ayon sa legal maxim na expressio unius est exclusio, ang ibig sabihin lang naman yan, kung hindi kasali sa listahan, eh hindi kasama talaga, di ba? Okay. So it appears na, in a sense, yung employer may discriminate based on age, height, and weight. Pero sabi nga ng Korte Suprema sa ilang mga kaso na nakaabot na dito, dapat naman daw ito ay reasonable and in good faith. So ang presidente na nga lang mismo, di ba, naniniwala na meron talagang kuminsan factors kung bakit dapat mag-discriminate. Okay. Di ba't recently na veto niya ang act repealing yung minimum height requirements yes. para sa mga applicants sa police, sa fire protection, at sa Bureau of Jail Management. Kasi nga raw, importante naman daw kuminsan ang height at ilang physical attributes para sa mga police, mga bombero, at mga nagbabantay sa kulungan. Kasi totoo nga naman, di ba, kung magre-rescue ka, at malalaki yung rereskihin mo, baka hindi ka effective sa trabaho mo. Sa armed forces naman, I distinctly remember, sabi naman ng isang high-ranking official, yung dahilan daw kung bakit nagkakaroon ng height requirement, kasi yung sa mga sundalo daw, merong mga armas yes. na malalaki at mababigat. And that's at a certain true. Height, hindi naman daw pwedeng mas mahaba ang armas kesa sa sundalo. So hindi rin daw siya magiging efficient sa kanyang trabaho kung walang height requirement. Alright. Pero dun sa panukalang batas na hinahain nga, no, pinagbabawal supposedly dun yung age discrimination. Ano ba dito yung tama? Baka kasi sinasabi nga, meron daw dapat, di ba, may ibang mga jobs na hindi naman kailangan. Kasi if you look at it, meron nga naman, hindi porket may edit ka na, hindi mo na magagawa ang trabaho mo, di ba? True. In fact, di ba, with age comes wisdom. Mm-hmm. Okay? Pero itong panukala, hindi naman siguro naman sinasakop ang lahat ng trabaho. Okay. Kasi meron talagang pagkakataon na maaari namang makapili ang employer, depende sa nature ng trabaho. Kumbaga, kung naghahanap ka halimbawa ng tagapag-alaga ng malikot na 2-year-old, di ba? Gawin na lang nating simple. Siyempre, ang gugustuhin mo at ang kakailanganin mo ay isang tagapag-alaga na mabilis tumakbo, maaari pang umakyat bumaba ng hagdanan. So para hindi maging discriminatory o labag sa batas, siguro dapat maipakita ng employer na may logical connection between the age requirement. Kasi hindi ko pa nababasa yung batas eh. So dapat siguro merong, hindi naman siguro across the board na walang age requirement dapat. Dapat, depende sa nature ng trabaho. Mm-hmm. Kinakailangan ba talaga to para ma-accomplish yung kailangan. Yung kinakailangan para sa trabaho. Parang mga stewardess din lang yan at saka mga flight attendant. Kaya din may height requirement. Kasi kailangan maabot, di ba? Hindi naman niya matutulungan ang pasahero kung hindi naman niya maitataas naman at yun. Maitatanggal. So siguro, and also in terms of age, meron kasing hindi na bali yung mga trabaho na hindi kailangan ng yung physical requirements na or physical limitations that a company age. Ayun. So basta meron sigurong reasonable connection at kinakailangan para sa trabaho. At hindi abusuhin ng mga employer yung ganung kumbaga karapatan din nila, exactly. Diba? Thank you, Attorney. Malinaw na malinaw yan sa amin. Muli po si Attorney Gabby Concepcion, ang ating Kapuso sa Batas. Yan.